So yun, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Bali, andito po tayo sa bayan po ng Lopez, lalawigan po ng Quezon Province. Bali, merong nagbigay sa amin, nagbigay sa office po na merong binibenta pong property at ito po ay house and lot. Bali, magsisimula po yung property ay dito po. Yan, yan po sa may bubong po na yan. Bali, ito po ay babuyan po noon. Sa kasalukuyan, dahil wala na natira, nasira na po ng mga ulan ng bagyo. Pero buo pa naman din po siya. Problema lang po ay yung pinaka yero po niya. Bale, ito po nakikita nyo po sa screen ay ito na po yung pinaka frontage hanggang doon po sa may motor mula din sa kinakatalawang ko. Bale, ito pong national highway po na to ay road po, cut po Katanawan. Yan, papuntang Katanawan po yung road po na to. Bale, national highway po yan. At dito naman po sa akin likod ay ito po yung bayan po ng Lopez papunta. Yan, ito po ay ni-estima ko merong 5 to 7 minutes nasa bayan na po kayo ng Lopez. Bali, doon po sa bayan ay andun na po halos karamihan. PUP, elementary school, palengke, yan, halos lahat po nandun na po, hospital ng Lopez. Ito naman po yun. Bali, papasukin po natin itong property. Sa kasulukuyan nga lang po, hindi po natin mapapasok yung loob po ng bayan dahil hindi po dala po yung susi. So, bali, papasilip ko lang po sa inyo kung ano po meron po dito sa loob ng property na to. So, bali, ito po yun. Ito po ay merong apat na kwarto. Yan. Ang sukat po nung bahay o yung floor area po ng inangatayuan po ng bahay ay meron pong 100 square meter. At ito po ay may sarili ng kontador. Bali, dagdag ko lang po, ang sukat ng kabuuan ng lupa po ay 800 square meter. Ano? Kaya kita niya po, house for sale. Yan. At ito naman pong sa baba po na to, ito naman po yung tinatawag po nilang dirty kitchen. Yan, bali, pasilip ko lang po kayo dito sa may bintana at kasi nga po hindi natin pwedeng pasukin at yung susi daw po ay nasa kanyang anak. Ayan ho. Bali, tiles na po ang loob na ito. Ayan, stainless na rin po yung mga handling po niya. Ayan. At yung pa, meron din sa baba po na yan. At nandun din daw po ang kwarto. At ito naman po ang dirty kitchen. Sana po ay maliwanag at makita nyo po. Bali, ito po, yun nga po. Ito yung sinasabi ko pong babuyan noon. Ang naging problema lang po sa ngayon neto ay ang kanyang bubong. Yan. Opo, kita nyo naman po ay nakatayo parman din po siya. Yan. Sadyang ano lang po talaga, nabulok na po dahil sa ano ng mga ulan at na-expose na po siya sa init at init ulan. Kaya po nasira po ang kanyang mga kahoy. Yan po yun. Nung araw po kasi ay ito po ang pinaglilibangan po ni tatay. At nung nawala po yung o sabihin po natin na hindi na po niya kayang lagaan o ano, at yun nga po, pinagbibenta na po niya lahat. Pero sinubukan din po niya mag-alaga po ng mga manok din po. Eh, dahil sa nag-iisa po siya dito, di rin din po niya nagampanan at nilipat po siya dun sa mga anak po niya. Yan po, bali, konting renovate lang po ito. At magbabalik na ulit siya kung ano po siya nung una. Bali, ito po ay dalawa po ang kontador. Ayan o, ito pa po isang kontador. At andun din po yung isang kontador naman po sa may pasukan po na yun. Ayan. Bali, ito po ay nakadikit po dito sa palayan. Ayan o. Dikit po siya. At may ilan din pong nakasakop po dito na yun po, tulad po ng puno mangga, kay mito,
at mailang puno ng buko. May puno din po ng langka, aeryo. Bali, ito po din po ang pinagkukunan po nilang torch ng tubig. Ito pong balon. Makikita nyo, may hose po dyan. Bali, dimotor po yan noon. Ayan, kita nyo naman po. May connection pa po sila dito. Pag ganun, no. Dito po na, ang alam ko, dito po nakabit yung motor at doon naman nakabaksak yung tubo. Bali, ayan po. So, pwede po kayo mag-inquire po sa amin. Yung numero na nakikita nyo po sa screen ay pwede nyo po yan tawagan. Bali, yan po ang numero po ng aming opisina. At kami po ay mag-a-assist po sa inyo about po dito sa, about po dito sa aking property na i-vlog po ngayong araw. So, muli, maraming salamat po sa mga tumatangkilig po sa aming mga video. God bless po sa ating lahat.